Thank you for listening to Mission 316, bringing you closer to the Word. Remember, kita subong, we didn't arrive yet. Ari pati sa kalibutan, lang tawabi kung may panit ka pa. So na namin si na you are work in progress. You are work in progress. Wala pa tayo natapos. Paul writes that we were created. Hindi siya past tense, but we are are God's created. So, na namin sina ang past tense, sa Greek naman sina continuing. Padayon. So, it doesn't mean, amunikis ang sala, sa perception, grabe, nagakadto ka na dira sa simbahan, amo ka mangyapon. So, people thought, or sometimes we thought, na kung mabaton ta na si Jesus, may magic wand da yun. Nagalain na yung tanan. Hindi. We are on the process of. Gets ninyo? Gets? That's why we need to renew our mind every single day. Ah, hindi na ko gali pala hubog. Ah, hindi na ko gali pala chismis. Ah, hindi na ko gali. Hindi ka na gali. You have to renew your mind. So that ang enemy hindi maka attack sa aton, gina-remind ka permissive mo future. The moment again that the enemy remind you of your future, of your present, i-remind mo siya sa iyang future. Amen? That's why we need to put the whole armor of God. Budlay-budlay, gina-iya. Amo ina, nga kita, again, we put permissive in you, devotional. Nga, gina-pa-devotional. Because that's the, amo na siyang aton nga life source. Amo na siyang life source ta. Ang next is that we're having discipleship. O sino sa inyo ga life class? Palakpakan ang mga naga life class. Ang naga soul na that's the process of us being mature. That's the process sang aton nga created naton in Christ. In sakto, not only that, tandaan naton nga wala pa tang pagnami guro no pagbato mo kay Jesus Christ mo palangit kana dayon. Kundi wala na libog pero aring sadya. Pagbato mo kay Jesus Christ, ara ang magyapon sa inyo balay. Ara magyapon si nanay mo. Ara magyapon si tatay mo. Ara imo bana, ara imo nga asawa. Na namin sina, ginatestingan gig kita. Insakto, o oh, pariyo sina, bata mo nga ga-rebuild, di tungod nakabaton ka na kay Jesus, anon mo na? Amo magyapon? Bakulon mo gyapon? Or lain na? Ang asawa mo nga ang babaya daw, ano? Ano nga like? Anon mo na, alang mo na, i-anon mo. Mute. Mute. Hindi. So, nanamisin na kung ano ang imo nga ginahambas ng pulong sang Ginoo sa imo, amo na nang i-apply mo. Amen? Gasab tanay ng mga mag-asawa. Di amen? Amen. Kung ang, what if kung ang imo da nga empleyado, dungol gid siya. Anon mo na kung Kristiyano ka. Enjoy lang. So we need to endure it and make, amuna silang ga-make sa aton, nag-purify sa aton. Kay example sina, sang una grabe, ginalipot, di pasensya mo, dasig ka mag-haplet. Ano balaan, gid? Mag-haplet. Pero, kay tungod nagbato mo na si Jesus, may ara ka na nga self-control. Amen? So hindi mo na siya pagkita sa yung kisang iba ng kamot nila do sobra pa kay Manny Pacquiao. Nano na imo nga ano, nga guya agi Manny Pacquiao ko niya no ah. Te. So it's a process. The next time nga do masabat ka na gid. Hipusa na lang mga muyo ka na lang da. So amo na siya ang pagtesting sa aton pero aring nami kig magsigi-sigi ina, ma-practice mo siya. Practice makes na so the next time mahipos ka na na. Amen. Amen. So that's the process. Number three. So number three is, I have a purpose as His masterpiece. Kung lang tawo na ton, the moment we receive Jesus Christ, wala na ta din again, napatay da yon kag nagsaka na ta sa langit, or why, tabi napatay, nagpaslangit. Tawala, buhi, tagyapon. So may plano pagali ang Diyos, kag may purpose pa siya. So lang tawo na ton. Although we can find the biblical support for a number of different purposes for which God created us as His masterpiece, Paul focuses on a particular purpose in this verse. So the word translated to do, amo na siya sa NIV, sa NASB is for, kag sa KJV, unto.
And those are probably more accurate translation in case. So the actual Greek word in three-letter preposition, which is used to indicate the purpose of the reason, is ano gani? That is, ano na da? To do good work. Remember this. Ang good works naton after we receive Jesus Christ is just a byproduct na lang na siya. Okay, again, kita, hindi kita maluwas lang by good works. Yes? So remember, nga creation lang kita by a creator. That means that we cannot do anything without our maker. So Jesus, we can now do what is good. Kaya na si Jesus aton, hindi ang aton. Example, pariyos ang sapatos. Nami-nami, gid. Anong pinaka-nami nga sapatos? Inyo favorite nga shoes? Nike. Na Nike or Under Armour or ano ang... Oo, basta nami-nami, ginaya nga sapatos. Pero anong purpose ng sapatos? Ginatulok lang na bala siya or ginabutang dito siya ka ginadisplay? Ginasuksok? Kaya para hindi ka mo matunok kapag kibulon. So, hindi mapuslan ang sapatos kung wala gina... Suksok, insakto, hindi. Pero yung sang bula, ang iba, of course, ga-collect sila, guro, sang bula, ano na tawag sa ila. Pero anong purpose, gidman niya bala sang bula? Ginahampangan, ginapaumpok. So, ang Lord, nagbutang na sa aton, tagipusoon, sang purpose naton. Aring sa Justin eh, some of us, wala naton ginawalk ang aton nga purpose. Ginapilit mo gito, nga dito ka. Ano tawag sa imo? Push ka ng push. Tapos, gaguba ka. Pariho bala, electric fan ka. Supposed to be, ang imo-imoon, mahatag ikaw sang hangin. Pero gusto mo gito mag-washing machine. Paano ang electric fan maging washing machine? Ibutang da bala ang bayo sa do ka kaladlawa, no? Pero kisa, mugi kita na. Kaladlawan gid. Spinner ka na lang. Ang toothbrush. Anong function sa toothbrush? Gina-brush mo sa imo teeth, pero gusto mo maging shave. Simple lang analogy. Sometimes it's funny, but sometimes gaamugig kita sina. We're supposed to do these things sa kingdom sang Lord, pero ari ka diyo, ginasok-sok mo gito imo yakaw galingon. But you were not created for that. That's why nag-damage kita. Nagaka-depress, kaka... Because we're not living kung ano ang aton purpose. So God has created each believer as His masterpiece and has given us a purpose of living a life that is characterized by good work He prepared for us. So ang aton lang himuon today is that we need to step in on the purpose that God has for us. I know, ibang di sa inyo nagapalagyo gi kamuya. Tawado gi dugay nyo na nga palagyo. Balik, mabalik, gig ka mo dagyapon kay wala na, hindi gig ka mo na mahimos. Mientras, hindi ka mo mag-step in sa sina, sa calls ang Lord, hindi gig ka mo na mahimos. Tandaan natin ha, that we need to do good works. Pareho na susulod sa panimalay. Young people, ginaayo ko sa inyo, bisan mag-inano, ginikanan nyo na. It doesn't mean nga daw ba, nakatapa ka na sa kuleyo ba, masabat kit. Pwede man nga, hoonay, sorry gidnay, sadasonay, nga hindi ta kabalo magpaumod. Masabat pagete, kundi si nanay, sakinit man niya ulo. Those are good works. Sa sulod sa klasehan, you're supposed to study your lesson, not staying up late, kag maglantaw sang, na ako ano man ang ginalantaw nyo, kag ano ginampangan nyo. Those are good works. Anong pagid? Ang mga good works, kita nga mga ginikanan, ang pinaka-visible naton nga good work, anay masugod na sulod sa itong pamilya. Mga bana, palanggaan nyo gid inyo asawa, ha? Kisa, hindi, ma'am, baka hindi ko gina siya maintindihan kapila. Kaya actually, ang mga asawa, kisa, hindi man na nila mismo maintindihan nila kaugalingon. So, palanggaan nyo na lang. Kafim pa, kung do kakita nga mga asawa, again, this is a family. We need to know the basics ng aton dire nga pagpangabuhi. So, those are the good works that we need to do. Di na ta magligoy. Amen? Mas kalarda. And we need to come here, Ari Pagido, Church of Robinson 6, please come on time. What time is our service? 10. Please come? 10.
Those are good works. Anami dira is that let your light shine before men so that they will see your good works and glorify your Father in heaven. Kilanglan gid sa subong madulom nga kalibutan, kilanglan sang nagasigasiga. Kimadulom na gid. Next is that I have a power as his masterpiece. Well, wala lang nag-end ang aton kabuhi. Wow, you feel good that I am God's masterpiece. Imbato mo si Jesus, makaduka good works. You know your purpose, kabalo ka na, kag-ara ka sa process of maturity, kagamo na, but it doesn't just end there. We need to reflect ang aton nga master maker and exhibit his glory sa iban. I'm very, very blessed to see sa mga young people, ginahagad nila ilang mga classmates. Mga classmates, pasalamat kamo sa nagagad sa inyo. You are now God's masterpiece. Sa mga nanay, bisan ano kasako nila, yet kasarang pa sila, kuwa pa nila mag-Bible study, way labot, gasol pa sila. Padayong kita sina. Kaya muna ang mayo, kita ang mga kamunga mga young people, again ang ambal ko, kung may klase kamunga taas inyo grade, dapat amo ang life class. Kung mayo ka mo sa inyo academics, ari mas mayo pagidnik, it is your life. Remember, this our salvation and having Jesus Christ is not just for our own consumption. Hindi lang na nga para lang na sa imo, it's for others. Again, there is a world dying outside. Nagara na kita out of time. Ano ni mga linog ni? Insindihan nyo ni? Kung ano ni? Bata pa. 30 pa lang, heart attack na sa unang heart attack daw mga 78. No? Nasubong ka pa bata, damo ka ka-depress. Damo, gidya confused. And most of them were candidates for hell. My question is, what are we doing with the power that God has given us? Ara gani, 17 years old, 16 years old, they're just ending their lives. Kung wala lang. Wala lang sila yung kabaluya. What are we doing with our powers? Ambalay mo tupad, may power, kabala. Sometimes we treat it casually, wala lang. Even the mga muyo, kita wala, diba? Gintudlo na diring, kung mga muyo, kita grabe ang gawin sa pangamuyo, ara pa ang 10,000 sa imo nga mag-slay sa mga sa spiritual realm. But what are we doing? Pungko, malantaw tatibin, nita mag-pray. Ara sa inyo, you have the power. May ara ko nga nakita nga ano sa bata, tawag na si Megamind. Sino na gan? Megamind. May ara ni siya, nga ang kontra nga ni siya, ang siya siyempre ang villain. So dapat sina, ang iyang himuon is that siyempre siyang kontra, kontraon siya sang bida eh. Pero ari ang natabo, ang bida ya, girl, ipakita, big girl. Nakalantaw na kami sina oh. Na, kita na kami, sino nakakita sa mo na nga, ang ina kontra na siya supposed to be. Galing one day, ang superhero, may takan ako mag-save sang Metro City. Paway ko, nag-make siya sang isa ka-event nga napatay siya kuno, and then nanago siya. Tapos pag panago yun dito, wala, nag-gitara-gitara na lang siya, tapos sa imun. Pero the whole mega city, nag-ano na, nag-die na muna. Tapos actually, siya yung kontra niya siya. And diging pangita, yung ito, diin ang superhero. Kaya ako din ang kontra mo. Ay, atuto siya, ga-chill-chill, nag-inom-inom sang ice. Tapos, inya ano ginaobra mo? Dapat may isave ka dito. Di wala, hindi na siya gusto ang si Metro Man. So, iagini mo, niya, sige, ako na lang ang superhero. Siya na lang nag-superhero. Te, gusto niyo nga muna ang tsura sa mga superhero. Kamu dapat, kita dapat. We Christians are supposed to be the one being there. Kag kita ang nagabulig sa iban. Hindi, wala tonta pa sila. San upa na sila ya? So the moment we receive Jesus Christ, we have the supernatural capacity. Next slide, please. Nga magbulig sa iban. There's a power sa ato ng mga kamot. The moment we bend our knees, kang magpray. Sometimes, kasi ano, we're too preoccupied of what's going on sa aton. Wala kita bugas, wala balon, wala anong tuition sa kabataan, ang business ko, nag-back down na. But we forgot to pray for others. Have we ever tried to pray sa mga tao sa Mindanao? Or even ang mga tao to dito nga nag-go sa mission trip? We need to make our minds and our world bigger than kung ano lang may ara kita. But the moment we receive Jesus Christ, again, there's a supernatural or a power that we can do. Aring grabyo, the moment we receive Him, we have the same power
which rose Jesus from the dead. Na naminsin na it lives in you. Hindi ayan powerful nga napatay na si Jesus for 3 days and He was resurrected. Is that powerful thing? It is powerful. And remember this, that the same power lives in you. Na minsin na makagagaw umgitaya pagi kay Jesus Christ. So what are we doing? Are we just contented of sitting down? Nami, ilan na taon to? Bakante tanan-tanan. Are we not bothered sa vacant nga seats? We need to do something about it. Exacto. So stop being a nobody. Kiss, manami, gikita nga, diril lang ko sa backseat ah. Pero, chimpo mo na yan. You have to step out and step into the calling that God has for you. It's about time. Ang balay mo tupad, tama na nada nga pungko-pungko. And stop being bench warmer. The moment nga nagapungko ka dagatambay at tutong kalibutan sa sagwa, nagakapatay na sila. Nga you're supposed to be, ato ka to dapat sumo sa sagwa, may gina-istorya ka, nga tao, nga manog attempt, manog, tapos attempt pa. And ilang a life. You're supposed to be there dito sa likod sa mga barangay kag nagano ka na. Kapang disipulo ka na. You're supposed to be there sa imong campus. Wala ka lang ka-eskwela, kay vacant mo. Mag-open ka na tani Bible study. Pero diin ka. Dire lang ko ah. Panginang. Lang ko di ah. Kay Domas Mayo. Di na. It's time for you to get up and stop thinking that you are nobody. The Lord has put so much aton nga potential that all we need to do is just embrace it. Hindi mo na gid niya madinay. Ang balay mo tupad, hindi mo na madinay. Gintawag ka gid sang Lord. We must not be comfortable kung ano kita. But sometimes nag-argue yung ibanti kami, may full-time job kami. Estudante kami, nanay ko. Wala plabot, gapang laba ko, nagapang ano ko, may ginapadidi pa ko. Amo na ganing nami. Kiara ka muda. Kay kamu ang arada. Pangitaabi kong may ibanda. Wala no, kamu lang. Namisi na imo na teritoryo. It's about time for you to get up, rise up, and stand sa power nga ginhatag sang Lord sa aton. Amen? Kigin-entrust na sa aton ang call. So remember that you have a mandate, you have a purpose, and you have a power. Tama na na sang butig sang panulay sa inyo. Sometimes the thing that cripples kita nga mga believer is ang gina-remind bala na sang mga nagliligat. Sagi ka da, wakal-wakal da, mo ka man eh. But stop. Stop. Balunin nyo nga, enough na na. Enough na na. That lie. Wala na na, hindi na dapat mag-cripple sa aton. Wala na na. Kag-remember mo of who you are. So, gone are the days nga pawala. Stand and be counted. Let's fight for our generation. Amen? Be counted. Hindi ah, I'm one of them. Matindog, kuya. Bisan sila tanan, nagatinunto. Kuya, hindi ko din magtilaw, hindi ko din magtandog. Hindi, yan palayo, palagyo. Just want you to know that the church sang Lord buhi. Gahulag kita. Kung nakita ninyo, damo kita subong, nga naga-life class kita, nag-ano na, the church is alive. Amen? Alive. Kung lang tawunta sa kalibutan, kisa, may ara nga mga nasun, ahay, gagmay na lang yung mga nag-attend church, mga tigulang na, mga puros na lang 20% discount. Senior gali. Mga senior. Pero aring nami, sa Pilipinas, lain, suli. Damo, gidya pamatan, unsubunga ga-rise up. Na naminsin na may pag-asa, gadyang Pilipinas. Mabuhay gidya ang Pilipinas. Kitungod ara ang Lord, nagapadisciple kita. Remember this, there is an open heaven subong sa mga young people. I want you to take your lives seryoso. Kung naga-life class ka, i-life class na lang ang todo-todo. Kung ga-devotional ka, devotional na lang todo-todo. Kung ngalagad ka sa Lord, hindi nga tunga-tunga, hindi ubus-ubusan na lang. Kaya may pagahimuon ang Lord. Tandaan gid nato nga damo-damo pasasagwa nga nagahulat nga madaog nga dilisipulohon kag aton man sila nga isend. Damo-damo pagid. So we will not be afraid to declare and decree and appropriate God's words sa aton because ara ang power sang Lord. Okay, aring assignment ninyo, watch the words that coming out from your mouth. Remember this. May ari na diri nga
though ano na siya gani, ano na gani sa tower, sa baba blas ng airport, what do you call that? Siya ang nag-command kung ano. Kay ari, importante, there's power in your words. Again, it will bring cursing and blessing, life and death. So choose life, ang basang Lord. Choose life. Watch ang ginawakal sa baba naton. Kay that's what's going on sa atong palibot. Tama na nga tawag sa bata niyo nga negative. Tama na nga sagihambal sa imong lawas nga, ay, amon niyo, hindi. Ano nga basang Lord? Ayo kita kag may abundance nga kabuhi nga ra sa Lord. Always remember, kung nabudlayan kayo of the mind of Christ, may chance pa ka mo mga estudyante, ano gid nang mabudlay na sa mat na ang kurit-kurit, malang na? No? Kuris-kuris, so mumala na, tapos ma-derive ka sa, hindi ka mo magkontento kung ano, hindi, you speak the word of God, that is why we need to read our Bibles. Tandaagin natin that the signs and wonders will accompany us kung kita mismo gina-take seriously naton aton kabuhi. Si Sinobe man ang gusto nga i-manifest yung iyang power sa tao nga wala lang, pawala man. Hindi mo gani ma-recognize, pero kung ginludhan mo na, ginibian mo, kaging pangamuyuan mo, ang gahom sang Diyos, mag-manifest ka dya. I do believe that there are a lot of signs, wonders, and miracles nga naka-aral na sa kamot mo. But my question is, what are we doing with that? Are we going out and preaching the gospel? Are we laying our hands for the sick? Are we saying encouragement sa mga taong gaka-depress sila? We need to do something about this. Ang prayer naton dire sa Robinson 6 is that we will not be a church nga bench warmer, kag-comfortable lang ta. No, we need to be moving. You need to move and stop settling down. Stop thinking that you are nobody because the Lord has called you for such a time as this, kag may plano gid siya sa aton. Tama na na. Sa una, no? Grabe, no? Maglantaw. Kita na bala sa mga video nga, grabe, paglihan siya muna. O, naglabang isa katiel nga. Pagbutang niya sa kamot niya sa iadalunggan, nakabati ang bungo. Diin na na. Actually, arala na. Dira, ang pamangkot, anong ginoobrata? Are you willing to pay the price? There's a price to pay. You are God's masterpiece. Yes. But we need to exhibit it and take it on us. Kag ato na i-manifest sa kalibutan, wala, hindi ta mapapati ang kalibutan kung kita mismo wala na natong ginatuuhan, kag wala na natong ginobra. We need to walk our talk. Sometimes, no, basmay na lang gipos, katrabahoan na lang na. So, an encouragement for us this morning is that remember who you are the moment you receive Jesus Christ. You have a lot of potential in you na hindi mo dapat ma-afford nga. Patulog-tulog mo lang, pik-pik-pik-pika lang. No, we need to do something about it. Again, kung gintawag ka sang Lord, it's about time for you nga mag-step up ka na. Ga-Bible study ka na, tani, subong. Ga-pang-disipulo ka na, damo na ka mo, tani, na labuot. Pero it's not too late. We can start afresh. Amen? Amen. Palakpakan tabi ang Lord. Thank you for listening to Mission 316, bringing you closer to the Word.